guys, welcome to my channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken makbos. Ayan po, nakaready ng ating bawang, sili, bell pepper, lemon, sibuyas at kamatis. Tapos i-blender po natin. Bago natin igisa ang ating manok guys ay budburan muna natin ng limon. Ayan. Ibabad muna natin guys ng mga 5 minuto bago natin igisa. Pati na rin po lagyan natin ng asin. Budburan po natin yung tamang lasa lang po. So, pagkatapos ng 5 minuto po ay mag-start na po tayo magluto. Lagay tayo ng butter, olive oil, at corn oil po. Tsaka natin ilagay ang ating sibuyas. Nakamix na po yan sa blender ko kanina. Namix ko na po ang bawang at sibuyas. So, isang gisahan na lang po. Okay, ilagay na natin ang ating chicken. Ang aking chicken po ay 1.5. Takpan po natin ng saglit. Tapos, after mga ilang minuto ay babalik tarin natin. Tsaka, cover ulit. So, ngayon guys, gisado na ang ating chicken. Pwede na siya nating lagyan ng spices. Lagyan natin ng biryani spices, yung dahon-dahon mix biryani po. Like paminta, may paminta, tapos dried turmeric. Waragkar or dahon po yan ng sarguilas. Darsin at lemon, dried lemon. I-mix po natin. And then maglagay tayo ng bell pepper. Half bell pepper po. And chili. Pagkatapos mag-isa guys, pahinaan muna yung apoy. Maglagay tayo ng spices. First, black lemon na powder. Spraying lang. Ayan. Next, cumin. Kote na lang to. Ayan. And turmeric powder. Pepper, coriander,
powder na luya, ginger powder. Hahanguin po natin. Tapos sa kabila, lagyan natin ng another spices. Onion powder. Yan, maraming spices po yung ginagamit dito sa bahay ng amo ko. Garlic powder po. Depende po sa inyo kung gaano karami po ang paglagay ninyo. Tapos po, curry powder. Ang tawag po dito nila ay beser. Beser. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng beser. Ayan. Ito yung panglasa dito sa Arab country, guys. Ayan, haluin na natin ulit. Tapos, guys, is lagyan natin ng asin. Ayan. Sobrang puti po ng asin nila dito. Susunod naman natin ilagay, guys, ay ang ating tomato. Ayan. At sahalin. Guys, after mo maglagay na yung mga spices na ay tatakpan muna natin. Parang gisahin natin ulit. Ayan. After 5 minutes, babalik na rin. And tapos lagyan ng tubig. After 5 minutes, guys, babalik-tarin natin ang ating chicken para hindi masunog. Ayan, gigisahin natin yung kabilang side. Tapos, takpan po natin ulit. Ngayon, guys, ay lagyan na natin siya ng tubig. Ayan ang aking chicken na ginisa. Lagyan natin ng tubig. Huwag po masyadong marami ang tubig para po mag-absorb yung lasa ng ating mga ingredients sa manok. So, tatakontrol lang po yung tubig natin hanggang sa maluto po yung manok. Nakikulog po ako, I'm sorry. Yung manok natin, ayan. Kung nakikita nyo po, ayan, tamang-tama lang po ang ating tubig. Hanggang po siya po ay kumulo. After 10 minutes, 20 minutes po ay pwede natin siyang baliktarin. Pagkatapos ng 15 minutes, guys, ay pwede na natin baliktarin ang ating chicken para maluto din yung kabilang side, guys. O, ganyan yung technique. Para ma-absorb din yung lasa ng mga ingredients natin. Ma-absorb sa manok. So, yun lang ang technique, guys. Control lang po yung tubig. Huwag masyadong marami kung nagpapakulong ng tubig para yung lasa ng mga ingredients, yung mga spices nila ay mag-absorb sa manok. Kasi pag inisa mo yung manok, tapos dalmihan mo ng tubig, ay wala nang lasa ang manok. So, yan lang, guys, ang technique. Or, hanggang maaari po ay magdagdag po tayo ng asin. After 15 minutes again, guys, ay pwede na natin siyang tikman kasi luto na siya. So, habang pinapakuluan po natin ang ating chicken, magbabad po tayo ng ating bigas. Magasan po natin ng maigi. Kasi po yung bigas nila dito ay dapat siyang ibabad bago isalang sa ano. Or bago luto. Babad po natin hanggang sa maluto ang ating manok. So guys, after 45 minutes, luto na po ang ating chicken. Pwede na siya nating tanggalin na natin ang ating chicken sa sabaw. Tapos po ang sabaw ng pinaglagaan natin ay ayan din ang gamitin natin pang luto sa ating rice. Tapos yung chicken natin, guys, ay ating prituhin. Magpiprito tayo ng manok. Ayan. After 45 minutes siyang nilaga, prituhin mo pa siya ulit. Yan ang style nila dito. Tanggalin natin lahat ang laman ng ating sabaw. Tinanggal ko na yung mga kahoy-kahoy na nilagay natin kanina. Yung sili, bell pepper, lahat-lahat po. Yung sibuyas, lahat, kamatis, tinanggal. Lalo po, bigyan po yan.
Tapos pwede na po natin ilagay ang ating rice. Ito na po ang ating bigas. Iluluto na natin sa ating... Ayan na guys, ang ating rice. Nilagay na natin sa tinaglagaan ng ating manok. Saktan na natin. Antayin natin hanggang maluto. Tapos guys, ang manok natin ay pipetuhin na natin. Ayan. Binaliktad ko lang ang ating chicken guys para lagyan natin ng coloring. Konti lang. Para maging orange color siya. And gusto nila may kulay-kulay. Ayan. Bintay pa ito guys. Ayan, orange na siya. So, pwede na siyang pretuhin. So, magpainit na tayo ng ating mantika. So, yun guys, mainit ng ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating chicken. Kakamayin ko na guys, malinis ang kamay ko. Kasi pag iipit-ipitin mo, malambot ka baka. Ayan guys, totoo na ang ating manok. Ilagay na natin siya sa, isali na natin dito sa ating rice. Tapis natin.